first nga ikuha tayo, i-demo tayo, is splitting. Kapag nga, split tayo. Normally, nag-split tayo na nabigsetting colony. Or, makita tayo, natapal nyo yung topic about swarming, right? Nangisuro? Hindi pa. Hindi pa po? Anyway, ang swarm, pag nag-overpopulate, yun yung natural, but natural splitting ng colony. Pag nakakita kayo ng... sige, hintay natin mag-gun. Anyway, pag nakita natin, pag binuksan natin, ano? Normally, sign of swarming, makikita nyo napakaraming bees. Sa harapan, nag-birding yan. Dami rito. Tapos, pag hinila nyo yung brood, may makikita kayo parang mga peanut shape sa baba. Yung queen cell. Pag nasa baba ang queen cell, swarm cell yon. Pag nasa gitna, normally, kung hindi emergency, supercedure. Paano mo masalaman ang supercedure sa emergency? Ang supercedure, merong queen. Queen right siya. Ang emergency, pag nakakita kayo ng queen cell, wala kayong makikitang queen. Hindi lang ang diferensya nun. Isa sa pinaka-basic na una natin gagawin, ipapakita ni Sir Ronnie kung paano mag-split si Ronnie. Okay. I-demo ni Sir Ronnie kung paano simple yung splitting from dito sa standard, double. Imagine na lang natin itong standard na tinatawag natin, ano? Itong haba. Ito kasi shallow, ginagamit sa honey flow. Imagine na lang natin standard din to. So, that? Imagine kayo sa basic. Yep. So, pass mo rin dito. Para lang magkano yung mga. I-add ko lang muna ah. But magandang practice natin na i-secure ang queen. Dito, bago tayo nagsimula, sinecure na namin yung queen. Oo pala. Ito siya. It's either i-cage natin or ilagay natin kung saan frame siya, ilagay natin sa extra na box. Split tayo. Pwede na tayong mag-intro ng bagong queen. Pwede kayong bumili, pwede kayong mag-wrap. Pero dito, sa scenario natin, ano? Walang queen to. May queen dyan. Kunyari, in-split na natin itong bagong split, no? Mag-intro tayo ng bagong queen. Consider bumili kayo sa center ng bagong queen, intro natin dito. Lalagay tayo ng package or natural na splitting. Mangyayari yon kung meron tayong open brood. Sir Terry, sir, nakabili na ng queen. Ayun. Yan na yung queen. Yes sir. Ganyan ba ang pag-introduce? Ilagay lang sa ibabaw? Preferably, pag nakakuha na tayo ng queen, lalagay natin sa gitna ng kung saan marami yung brood. Pwede nating pakita mo. I-de-demo ni Sir Ronnie. Okay. Usually, ma-brood dito sa center, di ba?
pwedeng ganyan. Pag tayo, hindi pwede na. Ang pag-intro nito, at least hintay natin ng 3 to 5 days. Bago, 3 to 5, para i-accept nila yung bago nila. Kasi, bagong pheromone to eh. Hindi sila sanay doon sa pheromone niya. Pag nirelease mo yan, ora mismo, ibobol nila yan, papatay nila yan. Baktan natin siya, i-observe pa rin natin. Kasi meron yung mga instances na ayaw nila yung free. Subukan ulit natin, bigyan na ulit natin ng time. Pag ayaw talaga, siguro maghanap na tayo ng ibang breed. Before tayo nag-speed, ang pinaka-importating i-consider natin, may food, may brood. Napakita, nag-open na kayo ng pan, di ba sir? Ng colony noon, yes, first day, second day. Nakita nyo naman ang itsura ng brood, saka food. So, ang laging key sa pag-split, dapat lagi yung meron yung element na yun. Food saka brood. Ito, isa sa pwedeng ganyan kalaki kung malaki colony mo. Or, pwede natin ilagay sa mas maliit. E kung sa puto, eh, malalakas na tigda dalawa, kaya nyo, o tatlo. May split mo ng tatlo to. Mas maganda. Mas maraming colony na papalaguin mo. First, pwedeng one brood, one brood. Kung sa dalawahan, sir. Dalawahan. Pag dalawa, pwede yun, sir. Pwede na rin lagyan mo ng isang foundation, pakainin mo, para mag-draw sila. Or honeycomb na diretso. Or honeycomb na diretso, mas maganda na naman. Kasi matik yan, pag meron ng queen, itlogan yan agad. So, experience yun, mas maganda. Yung natural na gumawa sila ng queen, yung nag-emergency sila, or nilagyan nyo ng bagong queen na mated na? Mas maganda na mated. Mated kasi itlog na agad yung queen. Or kung nag-graft ka ng sarili mong queen, grafted, i-intro mo yan, queen cell pa lang, sa split. Accepted yan, sigurado. Pwede mo kita ba, sir? Pwede naman po. In-split natin ito? Oo. Kasi normally, pag in-split natin, pwede rin natin magsara ng... Kung gusto mong mag-retain halos lahat ng isla pan sa split na to, aside from dun sa magiging emerging. Tas, yung emerging sigurado dito, di ba? Pero may mga existing bee na naka-orient dito sa dating box. Pwedeng hayaan mo kung makita mo namang enough, or i-block room muna natin. Pag-split tayo, in-split ko ngayon. Black room ko siya, yung split ko. Black room ko ng dalawang. Black room din. Ilagay natin sa madilim na room. Saraduhan natin. Let's make sure na meron sila makakain. Pakainin natin. Close natin ang entrance. Black room. Kahit na 48 hours. After 48 hours, select, release. Para ma-disorient sila. Meron. Yes, sir. Shortcut. Yung shortcut po na ginagawa ng iba, kung may space, gamitin na natin yung tinuro kanina ni Sir John, buhatin na natin ito at ipalit yung isa. Yun, pwede ko po. Diba yung field piece kanya kanina, doon uuwi? Napag-iitan. Splitting, split pa rin ma'am kasi the same. So diba dito siya uuwi? Eto ngayon, mga bubuyog dito, punta sa bulaklak, saan uwi? Dito, di ba? Yung mas mahina. So lalakas siya ng kaunti, hihina ng kaunti. Pero sabi ni Sir Rai, kanina ay marami naman itong emerging brood. So in due time, maghahabulan sila, parang balanse na. Yung scenario na yun po, kung i-splitin lang natin sa isa lang na split. Pero kung malaki yung split natin, mag-split tayo, sulitin na natin, no? Kung kaya naman natin mag-split ng 3 framers, bakit hindi? Di ba? Bibili natin ng magkano yan. Kung makita natin viable na siya may split, splitin natin, bawi na natin yung pinangpuhunan natin. As long as meron tayo nito.
queen na ilalagay. Bago kayo mag-split, lagi nating iisipin, planuhin muna natin or kung ano ang objective ninyo kung bakit kayo mag-split. Kasi kung wala naman kayong balang magkarami, wala na tayo mag-split. Palakasin na lang natin ang palayan natin. Pero kaya nga tayo mag-split para magparami at meron tayong apitin marami. Maraming ganing. May question po regarding splitting. Kung wala po tayong question regarding splitting, pwede tayo pumasok sa support. Paano ang colony nangangailangan ng tulog? Walang brood. Sir Derek, pakita ka ng brood. Papakita ni Sir Derek kung paano ang sira ng brood. Kanyari itong colony na to. Nangangailangan ng brood. Kasi mahina yung queen, mahina diskarte niya. Pwede tayo magbigay ng additional magiging bees para dun sa isang colony. Bibigyan natin ng brood. May brood pa to. Preferably emerging, close brood sana. Reminders pala, panag-split kayo. Maganda rin. Close brood sana, kung di-intro tayo dito. Pag naglagay tayo ng open brood, nag-split tayo, may tendency na gumawa sila ng emergency queen. Gumawa sila ng emergency queen, naglagay tayo ng bagong queen, malaki ang tendency na hindi acceptin yung nilalagay natin yung queen, ini-intro natin ang queen. Kasi, mas siyempre, mas prefer nila yung sarili nila, sarili gawa. Ito nangangailangan, meron siyang mga friends, kunwari. Ganyan lang. Pwede nating sprayan ng sugar water. 1:1. Dahil may turo naman yung mga master, yun yung pinapakain natin. Pwede nating sprayan yan. Or, pwede nating shake. Pag close brood, pwede nating shake. Safe yan. Pag marami siyang egg, Diyos ko, brush na lang natin. Yung ginagawa natin, di ba, yung, for example, yung, di ba, yung bee support? Yes, yung bee. Yung kailangan natin. So, nung galing sa dito, so, yung kanina, di ba, half shake lang. So, anong gagawin? Half shake. Half shake lang. So, di ba, lumipad yung mga bees. 20. Lumipad, anong mga lumipad na yun? Or mga nag-develop na na yung mga mature. So, ito, most of the colors. Okay. So di ay no, di ba half shake? So that means ito. Hindi naman siya pero mas maraming nurse bee na to. Yung pong yan. Nurse bees ang ating support. Pero kung brood, pwede rin half shake. Ay full, pwedeng full, pwedeng shake kung gusto mong both.